Nagulat nga itong si Draymond Green sa kanyang nasaksihan dito kay LeBron James sa Game 1. Pero bago yan ay bigyan pansin muna natin ang ibang interesting na sinabi ni Draymond Green sa kanyang podcast. Well, ang sabi niya mga idol, usually nga daw na kapag nakakashoot ang kanyang team na Golden State Warriors ng 21 three-pointers ay usually nga daw ay nagre-resulta ito sa pagkapanalo. Nang dahil nga daw meron silang 15 plus 3-pointers advantage against sa Lakers at yun ay 45 plus points nga daw from the 3-pointer. Pero this game daw against sa Lakers ay hindi yun nangyari, sila ay natalo. Kaya naman daw big credit dito sa team ng LA nang dahil they came in nga daw dito sa team ng Golden State Warriors and they took the home court advantage. At ngayon daw ay nasa kanila na ang pressure na alagaan ng kanilang bahay sa Game 2 and then pumunta nga daw sa bahay naman ng Lakers at umagaw ng isang game para bumalik daw sa kanila ang home court advantage sa seryeng ito. Isang bagay nga daw na hindi rin nagustuhan ni Green sa Game 1 ay napakadami daw na fouls na nakomit ng Warriors this game. At lalo na nga daw nung napunta siya sa foul trouble. Early foul trouble na nagresulta nga daw na maupo siya sa bench at hindi nga makatulong dito sa kanyang team at mawalan nga ng rhythm sa laro. At eto na nga mga idol ang sinabi ni Draymond Green na nagpagulat nga daw sa kanya about dito kay LBJ. Sabi niya ibang-iba na nga daw ang style ng paglalaro ni LeBron dito sa team ng Los Angeles Lakers ngayon. LeBron is playing a totally different style ayon kay Draymond. A total different game nga daw na hindi pa nga daw nila nakikita. Hindi pa nakikita ng team ng Golden State Warriors. At ito nga daw ay very interesting para sa kanila kung paano nila ito i-figure out or i-counter. It's very interesting nga din daw nang sa kadahilanan na hindi daw sila sanay at pati na rin ang bawat isa na itong si LeBron James ay naglalaro ng off-ball sa madaming possession ng team ng LA Lakers na itong si LeBron plays off-ball so much. Kaya nga daw ito'y nag-spark ng interest ni Green about sa Game 1 matchup nila against sa LA Lakers at dito kay LBJ. At ito nga rin daw na new play style ni LeBron na isa sa mga dapat na bigyang adjustment ng Warriors sa kanilang pagdepensa sa kanila. Hindi na nga daw kasi ito yung typical na team na kung saan itong si LeBron na nagpapatakbo sa lahat o sa lahat ng opensa ng Lakers running the show ayon dito kay Draymond Green. It's a little bit weird nga daw ayon sa kanya nang ito'y mapansin niya nga sa gitna ng laban. And well, mga idol, kung mapapansin nyo, ever since the trade ay ganyan na nga ang parang naging role ni LeBron James. Hindi na lagi nasa kanya ang bola at ang kadahilanan niya ng mga idol, may tulong na nga siyang natatanggap mula nga dito kay D'Lo at Austin Reeves. Dalawang player mga idol na parang masasabi nating mini version ni LeBron. Not in terms ng kaya nilang gawin yung mga ginagawa ni LeBron kung hindi mga idol, mataas ang kanilang IQ pagdating nga sa playmaking and they can score the basketball. Marami nga rin yung announcer mga idol na nagsasabi na parang first time lang daw nila ito makita at nagugulat nga rin daw sila na kung gaano nagtitiwala itong si LeBron James dito kay D'Lo at kay Austin Reeves na patakbuhin ang opensa ng Lakers. Dahil in the past ay si LeBron talaga mga idol ang laging may hawak ng opensa ng mga teams at siyang nagpapatakbo nito. Pero this year ibahin mo dahil may tulong na siyang natanggap mula nga dito kay Austin Reeves at kay D'Lo. At yan nga mga idol ang ikinagulat ni Draymond Green.